at doon mo mapahayag at maramdaman ang pagmamahal ng bawat isa na kung saan po. Hindi sabihin na matanda na, hindi po yun ang dahilan na matanda na. Yun po, kung kailangan po, dun ang tunay na pagmamahal kahit matanda na. May kasabihan niya na kahit maputi na ang buhok, nandun ang pagmamahalan. Kamatayan lang po ang siyang magkapaghiwalay sa mag-asawa na tunay nagmamahal at nagparamdam. Para po sa atin ay napakalaga sa ganitong mga okasyon. At itong ginagawang purpose ay para sa akin upang sa rewind alalahanin yung mga nakalipas na mga panahon. At sa ganitong mga okasyon ay napakalaga sa akin sapagkat ito po ay magbibigay tamis, pagmamahal at pag-ibig sa bawat mag-asawahan. Kalagahan sa ganitong pagkakataon ay bilang sa mag-asawa ay kailangan ito dahil para lalong lumakas ang pag-ibig at pagmamahalan bilang mag-asawa. Higit sa lahat, may pakita din namin sa aming mga anak na kami ay nagmamahalan at nagkakaisa bilang mag-asawa. Lagahan, bakit mayroong ganito? Bilang ang mga Adventist, no, kasi ano talaga tayo, kasi yung pag-aasawa kasi ay banal yan. Tulad ng Sabat. Ano? Yung siyempre, ito yung ano magandang pagkakataon para magkaroon, 'di ba, may mga program na naman may lektura. Magbigkis talaga ito na ano sa pag-ibig. Pag-ibig kasi talaga ang ano daw programa na 'to. Siguro ibinigay man 'to ng Panginoon. Na nagpapasalamat sa po sa ano sa yung ano ng program na to kasi masaya din to at yun nga mag-aano sa amin para maging model din kami sa mga kabataan ang kahalagahan ng pagsiselebrate ng ganitong para sa mga couple ay ito'y magpapaigting ng pagmamahalan ng bawat isa bilang mag-asawa. At ito kasi regalo ng Panginoon ang pag-aasawa mula ba sa Eden. At hanggang sa kapanahon na natin ngayon, ay ito'y napakahalagang bahagi ng relasyon bilang mag-asawa para mas lalong maging close sa isa't isa at ang pagmamahalan ay mananatili. At mas lalo pang paigtingin ang pagmamahalan sa mga ganitong selebrasyon sapagkat dito bahagi nito ng pagpapahayag sa bawat isa ng pagmamahal bilang mag-asawa. At ito ay nagiging inspirasyon din bilang mag-asawa at maging mabuting halimbawa para sa mga anak. Ito yung pag-alaala sa mga nakaraan dahil alam natin na tayo ay medyo tumatanda, palipas, maalala ang mga nakaraan upang magbalik ang ating kasiglahan at ang pag-ibig ay maibalik sa dati. Kaya yun ang mahalaga na maipakita sa mga anak na magsunod na sila ay maging makita nila na ang magulang ay ganun na nagmamahalan. Na-realize ko din ang kalagahan ng ganitong kupon sa panahon na may ganitong okasyon ay naibabalik natin yung una nating sinasimulan at tuluyan na rin ang ating pagmamahal at nakita ko din sa isang ganito na ipapakita namin sa aming mga anak na kami nagmamahalan. Naging halimbawa din sa kanila na kung sila may magkaroon ng pamilya na tulad sa amin na talagang mamahalin at susunod tayo sa ating pananampalataya bilang isang anak ng Panginoon na ganito nga tayo. Sa bawat isa, mahalin natin ang bawat isa at mag-respetuhan tayo sa bawat isa. Ang kalagahan ng pag-attend
kasi isa din yun sa nagpapatibay sa pag ano, samahan bilang asawa sa pagmamahalan. Parang naalala mo paano ano, kung paano kayo nung una, tapos ano naalala mo. Kailangan talaga merong ganitong pagkakataon para para masariwa ang pagmamahal. Kahalagahan ng couples night sa mag-asawa ay para sa rin yung mga bagay na nagpapatibay bilang mag-asawa. At para lalong na maging halimbawa sa mga anak. Simula pa lang ng taon, nandito mayroon na tayong okasyon ganito. At nawa, sa tulong ng Panginoon, masundan ito at magiging inspirasyon ang ganitong pagkakataon.